What's up mga kaamag? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Nandito na naman tayo at gagawa na naman po tayo ng video tutorial tungkol sa pagluto ng fruiting bag. Andito po ako ngayon sa aking likod. Sa likod background. Okay. So kung napansin nyo, ayan, may mga fruiting bags sa likuran ko. Ito pa. Ayan. Hindi ko sila tinatapon. Kasi namumunga pa po sila. Kaya nandito sila sa labas, pinauulanan ko. Hindi naman, joke lang yon. Pero sayang kasi yung bunga, ano? Kahit kahit may kontam po yung fruiting bag nyo at meron pong active pa yung mycelium ng fruiting bag nyo, huwag nyo po itapon kasi sayang po yung ibubunga. Okay? By the way, shoutout nga pala kay Miss Rose Ann Lobaton. Ayan, tsaka po kay Sir Andy Domingo. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po at na subaybay po kayo dito sa ating mga tutorial. Okay? Sa mga mukhang amag dyan. Okay? Shoutout po sa inyo. Ayoko lakasan. At tsaka po sa mga basher ko. Paala kayo sa buhay nyo. Kung nag-miss kayo. Okay, gumagawa lang naman kasi tayo ng video kasi nabubwisit ako sa mga maraming naluloko sa industry. Yan. Ang chances po kasi hindi na po sila nagtutuloy. Kaya ayan, nag-iingay na ako. Gumagawa na ako tutorial. Libre! No? Baka naman, yung mga sumusubaybay po dyan at nasubukan yung mga video tutorial ko at nag-success po kayo. Baka naman. Hindi. Mag-comment na lang po kayo na naging okay yung mga ginawa nyo dahil dito sa video tutorial natin. At kung marami pa po kayo natututunan. Ayan. So kayo, sa mga kapwa ko, mga mushroom grower, baka meron po kayong gustong ibahagi. Tumatanggap po ako. Para maibahagi naman po natin to sa ibang magkakabuthe. Okay? So tara, puro ka naman ako kuda. So, balik tayo. Magluluto tayo ng fruiting bag. Kung ano naman yung pinagsasabi ko. Hindi, mga tips ko naman po yun kasi. Okay? So, absorb nyo na lang po. Kasi magagamit nyo naman po yung mga pinagsasabi ko. Okay? So, huwag nyo po kalimutan mga kamag. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para po updated po kayo sa mga videos na i-upload po natin. Lalo na po dito sa pagkakabuti. Okay, para matutunan rin po kayo. So, ito na. So, ang kailangan lang po natin ay dam. Okay, lalo na sa mga nagsisimula pa lang po sa mushroom farming business. Okay? So, ito po yung ordinary drum. Okay? So, yan. Yan po yung drum. So, sa loob po nito, may tubig na siya. So, ayan. Nakita nyo ba? So, tanggalin po natin to. Ito kasi yung mga nagsisilbing patungan natin. Diyan natin ipapatong yung fruiting bag. So, assuming na lang po, itong malaking drum na to is malaking steamer. No? Imagine nyo. Alam nyo yung sa siopaw, sa siomay. So, ini-steam natin siya. So, ito po. Malaking steamer. Okay. Para mas matibay po yung patungan natin, naglagay din po tayo ng tungtungan dun sa loob. Okay, ayan po siya. Yung design niya. Oh. Ayan. So, ayan. May tubig na din po sa loob. So, ito po. Ang taas po nito, 12 inches. Ito namang strainer. Napansin nyo, sinukat ko lang to na ma-fit dito sa loob ng drum natin. As in, kasha lang siya. Aray. No? Ayan. Pinagputol-putol ko siya. Tapos, kinorte ng bilog. Tapos, ayan na po siya. So, ganyan yung tsura niya. Ito. Ayan. Kita niya ba? So, lahat ng protein bag dyan nakapatong. Kuha tayo ng sample. Ayan, ganyan siya. Ayan. So, ayan. Ganyan yung tsura niya. So, nakapatong dyan sa
ano natin, sa patungan na bakal na yan, ano, dito sa loob. Okay, sa tubig naman po tayo, gaano po karami yung ilalagay niyong pong tubig? So, ito po kasi, sabi ko nga po kanina, yung patungan po natin, ang taas niya po, ang height niya po is 12 inches. Okay? Ang tubig naman po, ang taas po naman tubig natin is nasa 9 inches or 10 para mas maganda. So, tatagal po yun ng 10 hours ng steaming natin. So, 10 hours po tayo nag-i-steam. Imagine ninyo. Kasi po, kailangan po maabot po natin yung tamang init nung ano, nung pag-steam natin sa pagluluto. Ang pagluto naman po natin, tumatagal po siya ng 8 hours. No? 8 hours po siya tumatagal. So, ang ano po natin, pre-boiling po natin, nasa 1 or 2 hours, depende sa lakas ng apoy nyo. Okay? Ngayon po, pagka nasa boiling point na po siya, ang init niya po ay pantay na mula baba hanggang taas. Naabot na po natin yung tamang ano, tamang init. Doon pa lang po tayo magbibilay ng 8 hours. So, suma total 10 hours. Pero sa iba po, minsan 8 hours lang. Sabi ko nga po sa inyo, depende sa apoy nyo. So, bakit 8 hours? No? Kasi po para lutong-luto po talaga yung fruiting bag natin. No? Yung hanggang kaloob-looban ng fruiting bag, ganito po. Ayan. As in, mainit, lutong-luto. No? Patay ang bakterya na pwedeng maging kalaban ng mycelium ng kabuti natin. Ayan. So, ayan po yan. Okay? Okay na ba kayo doon? So, sunod po natin yung burner natin. Okay? Yung burner po natin, dapat high pressure po, ano? Para po mas maganda po, mas matulin yung, ano, yung pag-init ng pagbo-boil natin. Mainit, ah. Ayan. Meron din naman po, kahit hindi kayo gumamit ng burner, meron po tayo mga, ano, susuka ako. Ayun, meron tayong ginagamit na mga oil waste, ano, yung mga waste burner. Medyo tipid din po siya. At least, makakapagluto po kayo ng maramihan doon. For example, mga 1,000, 2,000 na fruiting bag. No? Ano yung ibig ko pong sabihin, no, na 1,000? Hindi naman kakasya yung fruiting bag dito na 1,000 piraso. No? Ang sinasabi ko po, pwede kayo magpagawa ng pugon. No? Katulad ng ganito, yan. May parang pugon style ang gagawin nyo. Wala naman pong kaso yun. No? Sabi ko nga po sa inyo, ma-achieve nyo lang po yung tamang init dun sa loob mismo nung lutuan nyo. Nasa 90 to 100 degrees po yung init. Tsaka po kayo magbibilang ng 8 hours. Wala pong kaso yun. Okay? Wala pong problema. Kahit sobrang laki nyan o sobrang liit. Okay? Kaya lang ang sinasabi natin, para ba masulit po yung pagluluto nyo kasi matagal nga po lutuin. Tsaka para makatipid kayo. Okay? Kung gasol naman po yung gagamitin nyo, tapos kung konti lulutuin nyo, sayang naman. No? Kaya magluto kayo ng ano, maramihan at least. Diba? So, pakita ko sa inyo yung ano. Kasi ako, kung magluto ako, double barrel po. No? Pakita ko sa inyo. Para sa mga baguhan to. Okay? So, ayan na. Ito yon, double barrel natin. So, ito po yung double barrel na sinasabi ko kanina. Right? So, ito, nag-i-steam po tayo. Ano? Kita nyo? May lobo sa taas. Ayan. Nasa boiling point na po kasi yan. Kaya po, alam mo yun, may mainit. Ayan. Kaya po may lobo dyan. Selyado po yan ng goma. Ayan po, yung kinamit natin. Goma. Tsaka plastic. Tapos, nilagyan din natin ng sakot sa loob. So, nakaselyo po talaga yan. Nakita nyo. Ayan. Tapos, nakita nyo, sa baba,
tsaka sa taas. Yan, pagsama po natin. Hindi po yan naka ano ha. Pinatong lang po natin yan. Tapos nilagyan natin ng goma para nakaselyo. Yung pinaka-steam niya hindi po lalabas. Ayan, nakapaikot po siya. Okay? So, yan. Ito naman yung burner natin. Ano? Lakas ang apoy. Sagad po yan. Okay. Kita nyo ba? Ito yung gasol natin. 22 kilos ang ginagamit natin. No? Sa labas tayo nagluluto para safe. Kasi syempre, dire-diretso yan eh. Matagal yung pagluluto natin. Kaya sa labas lang. Kayo din po mga kamag. Okay. Ayan, lilipad na. Itong luto na yan. So ayan na nga, nakita nyo yung double barrel ko. Ganun po ako magluto. As in, isang drum dito. Tapos ipapatong ko lang sa taas. Okay. Siguro ang kakasya po doon nasa 190 pieces. Okay. 190 pieces na ganito. Na fruiting bag. So dito naman tayo sa costing. No, sabi ko nga po kanina, ang isang tangke eh, umaabot po ito ng 4 beses nyo mga gagamit. So, ito po, siguro ang presyo po na itong isa, iba-iba po kasi syempre, depende sa taas ng gasol natin. Sabihin na natin, 300 pesos sa loob ng 10 hours nyo magagamit. Okay? So, 4 beses to, tas 300 per session or per set, bali 1-2. Okay, so yung 300 na yon para makuha nyo yung costing nyo, kung magkakaano magagastos nyo sa pagluluto, kung ilan yung niluto nyo. For example, 190, 300 divided by 190. So yun na yung total nun. Bahala na kayo mag-compute. Pag kinompute ko pa yun, nagamit pa ako ng calculator. De joke lang. Okay, balik po tayo dun sa steamer. No? Sa mga gustong magsimula, pwede na to kayong gumamit ng ganito. Okay, so isang ganyan or double barrel ang gagamitin nyo. Basta importante po, ang pagluto nyo po, ma-achieve nyo po yung tamang init ng 90 to 100 degrees, no? Yung init nya. And then, sa ano naman po, sa pagmaramihan naman po, kung magpapagawa po kayo ng ganitong pugon, o kaya yung alam nyo po yung nabibili nating mga container van, yung truck talaga, yung sa likod, yan, pwede nyo pong gamitin yung bakal, no? Wala na kung marami yan kayo kung magluto. Pwede rin kayo magpagawa ng mismong parang bahay, yung square. Ayan, tulad nyan. Ganyan, yung design. So, kahit ano dyan, walang problema kung ano yung magagamitin nyo. Pero suggestion ko, kung ganun maramihan ng ano, na lulutuin nyo, gumamit po kayo ng ano, ng high pressure na oil waste burner, no? So sa social media makikita niyo marami naman po nag-o-offer at pwede naman kayo bumili ng naka-setup na ganun. Lalo na kung wala kayong idea. Marami po tayong nagbebenta diyan, mga kaamag natin, mga mukhang amag, no? So 'yun, tulad nga po ng sabi ko, kay maliit o malaki po yung lutuan niyo, importante po maluto nyo ng maayos. Inuulit ko po, 90 to 100 degrees po yung init. Okay? So, 8 hours po yun. Maintain nyo po yun. So, paano pag sumobra yung init nyo? Bawasan nyo po yung apoy nyo. I-maintain nyo po yung 90 to 100. Okay na po yun. Okay? So, magsasalang na po tayo. Okay? Didemo ko po sa inyo paano po tayo magsalansan. Yung iba po, pahiga. Yung iba po, patayo. Yung iba po, paslant. Yung iba, patuwad. Mga ganon. So, depende po sa inyo. Siksikin nyo po mismo dito. Okay? Sa drum. Question. Pag nilagay po ba natin to? Siyempre, nakadikit po to sa bakal eh. Diba? Bakal po yan. So, imagine ninyo, 10 hours po na nakasalang yan. Tapos nakadikit po to at plastic. Matutunaw po ba yung plastic? Hindi. Wag niyo na po ano, yung iba nilalagyan pa ng sako,
Okay, para safe eka yung ano, yung fruiting bag nila, hindi mabutas, hindi masunog, no? Sa atin hindi. Hindi po tayo naglalagay noon. Okay, kasi po yung plastic po na ginagamit natin dito sa fruiting bag, 'yan. Ang kapal po nito 03. So PP bag po ang gagamitin natin. Pag ordinaryong plastic lang talaga yung gagamitin po natin diyan, talaga pong masusunog 'yan. Pero kung 03 ang kapal ng plastic nyo, 'yan, PP bag, hindi po 'yan matutunaw. Okay? So magsalang na po tayo. Ay, meron pa pala ako nakalimutan. May case po kasi na pagkatapos nating lutuin, ito pong fruiting bag ay nade-deform. Okay? So, bakit nade-deform? May chance po kasi na yung fruiting bag natin, masyadong, lalo na yung mga nagogoma lang, hindi sila nag-PPBC, walang singawan. So, ito, pag nilak po talaga natin to, no? For example, binuhol talaga natin to, saradong-sarado, tapos in-steam natin to ng 10 hours, yan, may chance na lumobo to. So, mag-expand po yung plastic niya. Okay? So, pagkatapos nating steam, tapos hinango na natin dito sa drum, ang itsura niya, deform na. So, yung plastic, lumapad, ayan. Tapos yung mismong laman, parang nasira na, hindi na ganito yung itsura. Ganun po yung nangyayari. Okay? So, sa ano naman po, syempre nag-i-steam po tayo ng fruiting bag, ano? Kung napanood nyo yung nakaraang video ko para maiwasan nyo over moisture, hindi naman po naiiwasan talaga yon. Okay? Lalo na kung open to. Pero at least, mabawasan. Kung tama po yung paglagay natin ng moisture content dito sa fruiting bag, yung paggawa natin ng substrate at pagbabag, maiiwasan po natin yon. Pangalawa, ito pong ano natin, itong cotton, pakapalin po natin, ano, siksik talaga. Para at least mag-steam man tayo ng 10 hours, hindi siya papasukin ganung nung tubig, no? Magkaroon man ng tubig yan dito lang. Okay? So ayan na, no? So magsalang na tayo. Pakita ko sa inyo kung ilang piraso yung malalagay natin sa isang layer. Ayan. So salang natin 'to, ah. Ilalagay ko muna 'to, mga 'to. So, yun na nga mga kaamag, ano? Nagsalansan na tayo. Hindi ko na pinakikita sa inyo kung paano ko nilagay yung, ano, yung strainer at yung patungan. Okay? So, ayan po itsura. Wala siyang plastic, no? So, ganyan lang ako. Ganyan lang po ako maglagay. Ewan ko lang po yung nasa iba. So, ganyan. So, after nyan, patong uli natin. Ganyan. So, ayan. Hanggang mapuno yan. Tapos patong-patong na po ulit. So, pag nasa pangatlong layer na po ko, doon ko na po nilalagay yung pangalawang drum natin. Okay? So, paglagay po natin ng pangalawang drum, paano tayo makakapaglagay ng fruiting bag sa taas? Siyempre, nakapatong na yan, eh. Gumagamit po tayo ng hagdan. Doon po natin nilalagay sa taas. Okay? Question. No? Paano namin malalaman, ano po ba yung gagamitin namin para malaman yung init nung nandito sa drum natin? So, ito po ang gagamitin natin. Yan, nakita nyo ba? Ito po ay temperature gauge. So, ito nabibili lang naman po ito kung saan-saan. Hindi, joke lang. Nabibili nyo to sa mga hardware, sa mga kitchen, yan, yung mga nagtitinda ng mga ano, mga supply sa kitchen. Sa Lazada meron po. Search na lang po para hindi na po kayo lumabas. Okay? Order na lang po kayo doon. Ayan, temperature gauge po tawag dito. Manual po 'to, ano? So paano 'to gamitin? So punta tayo doon sa ano, sa double barrel natin. Okay? Kasi ako kabisado ko na 'yung init nito, eh. Kaya minsan na lang ako magsukat nito. Kadalasan hindi na. Okay? So, ito po. Ayan po, ano. So, init pa, no? Pagka po yung init niya, nagpantay na po sa mula sa baba hanggang sa taas, lolobo po yan. Lilipad na yan.
joke lang. Hindi. Lolobo na po yung plastic natin dyan. No? So, pag lumobo na yan, pantay na po yung init nyan mula baba hanggang taas. So, that's the time na magsusukat po tayo ng init nya. Tutusok lang po natin na ganoon doon. Okay? Pag tusok natin, hintayin natin mag-reading. Pag pumalo na po siya ng 90 or 100, ibig sabihin, sakto na po yung init nya. I-maintain na lang po natin yung init nya dito sa drum natin. No? Pwede tayo magbawas ng init, pwede nating lakasan, depende sa burner natin. Kung malakas yung burner nyo, naka-high pressure kayo, tapos nakuha nyo na yung tamang init, pwede na siguro kayo magbawas. Okay? So, ayan, no? Patong lang po yan, ha? Hindi po yan, ano? Hindi po yan magkasama, pinatong lang po yan. Nilagyan natin ng goma, kasi para hindi sumingaw dito yung steam natin. So, balik tayo dun sa likod. Yan. Sa mga gustong magsimula, perfect po sa inyo to. Mag-start kayo sa drum muna. Pag nakakuha nyo, nadali nyo yung tamang pagluto. Tsaka kayo magmaramihan yung ano, yung lutoan nyo. Okay? So, yan. Kung ganito naman gagamitin nyo, isang piraso lang din. Punuin nyo to. Lagyan nyo ng sako or lona, pantakip, tas plastic, tas iselyoan nyo po. Goma gamitin nyo, ha? Okay? So, mga ano, kamag, safety lang, ano, sa labas po kayo magluluto ng mga, ano nyo, ng fruiting bag. Kasi, lalo na kung gasol ang gagamitin nyo. Imagine niyo 10 hours nakabukas yung gasol nyo. Okay? Paano kung may leak yung gasol natin tapos nakasarado po yung lugar nyo? So, ingat din po mga kaamag. No? Mas maganda po, sa open space po tayo magluluto ng mga fruiting bag. Okay? Para po, alam mo, di ba halin naman nakawang kayo, wag lang kayo masunugan ng bahay. Okay? Isipin nyo rin po yung safety nyo. Okay? So, mamaya, punin lang po natin to. Isasalang ko konti lang para makita nyo lang yung pinakaibabaw kung paano natin selyohan siya. Okay? So, bye-bye. See you later. So, yun na nga mga kaamag. Tapos na, ano. Medyo mainit. Nagpawisan ako. Ayan. Nakasalansan siya. So, ito, isang barrel lang po yan. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung itsura nung nasa ibabaw. Yung double barrel ko. Ganito lang po din po itsura niya. Yung taas niya. So, ganyan lang po siya nakasalansan. So, kung magdo-double barrel kayo, huwag nyo muna ilagay ito. Ipatong nyo muna isang drum. Tapos, doon po kayo maglagay sa taas. Gumamit po kayo ng hagdanan. Okay? So, ayan na. Gagawin na natin. Tatakpan na po natin to para maselyuhan po siya at saka po tayo mag-i-steam. Okay? So, question. Sir, pagkaluto po ba niyan, pwede na po ba naming taniman yan? Hindi! Huwag nyo pong taniman kaagad yan ng spawn. Imagine nyo, napaka-init niyan, tapos tataniman nyo. Okay? So, ganito, bigyan ko kayo ng schedule kung kailan kayong magtatanim. Okay? For example, Monday po ngayon. Okay? Monday po kayo nagluto. Nagluto na ito. So, syempre, Monday din ng gabi, o kaya kung anong oras man kayo natapos, no? For example, syempre, 10 hours yan eh. No? Diba, nagsalang kayo ng alauna ng hapon, nagluto kayo ng ganito. So, ang tapos nyan, 11 o'clock ng gabi. Okay? So, kinabukasan, no? Mainit pa po yan. Kung nakita nyo doon sa may barrel kanina, mainit pa po yon. Okay? Tuesday po siguro ng hapon, kaya ng tanghali, aunin nyo na po siya, tanggalin nyo na po siya sa drum. Mainit pa po yan, ano? Baka mapaso po kayo, so konting ingat lang mga kaamag. Okay? So pagkahangon nyo po ng Tuesday, pinapalamig nyo na po dun sa area nyo kung saan kayo mag-i-incubate, kung saan man nyo gusto ilagay, para magpalamig po no, fruiting bag na bago luto. Okay? So, Wednesday, dun nyo pa lang po siya tataniman. Okay, inuulit ko.
Monday po kayo nagluto. Tuesday, pinapalamig nyo na po siya. Hinahon nyo. And then, Wednesday, doon pa lang po kayo mag-inoculate. Magtatanim ng spawn nyo. Okay? Yung spawn ng kabutit po nyo. Okay? So, tara. Lagyan na natin ito ng takip para makita nyo. Diyan muna kayo. Madali lang naman ito eh. So, ayun na nga mga kaamag. Tapos na po nating seluan yung ibabaw niya. Nakita nyo, naglagay lang tayo ng sako, tapos plastic, tsaka plastic ulit. Tapos, sineluan natin. So, ang ginamit natin, goma. Okay? Yung mga pinagtabasan lang ng goma, pang selyo, okay? Yun ang gamitin nyo. Para tumagal din po siya sa init. Okay? So, pag nag-double barrel kayo, ganyan din po yung itsura niya sa ibabaw. Kung nakita niyo yung kanina. Okay? So, ito, dinemo ko lang po sa inyo kung ano yung itsura nung nasa ibabaw. Pero nasa sa inyo po yun. Kung gusto niyo ganito lang kukunti yung ano, isasalak niyo, wala namang kaso yun. Ang bilang po neto, siguro,
Nasa 80 plus po to. No? Isang ganyan lang po. Isang barrel. Question. Sir, 9 inches po yung taas ng tubig niyan. Okay? Tatagal po ba yan ng 10 hours? Tatagal po yan. May sobra po yan ganyang karami. Pagka naubusan kayo ng tubig, ibig sabihin may singaw yung ano nyo. Lalo na pag nag-double barrel po kayo. Kaya importante po, yung pinaka gitna po nung barrel nyo, nung double barrel, lagyan nyo po siya ng selyo, ng goma. Para yung singaw po niya, sa taas lang po. Okay? So, guess nyo ba mga kaamag? Yan. So, tapos na. Nguulit ko, pag nagluto po kayo, Monday, luto, Tuesday, palamigin, Wednesday, tsaka nyo po siya taniman ng sponyo. Okay? So, yun lang mga kaamag ha. Huwag nyo pong kalimutan ha. Huwag nyo kalimutan. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para po updated po kayo sa mga susunod nating video tutorial tungkol po sa pagkakabuti. Okay? So, yun lang mga kaamag. Bye-bye!